Niligtas mo ang buhay namin, Rahab. Bakit? Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. At ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan. Kinilabutan kami ng marinig ang mga balitang yun. Natakot kaming humarap sa inyo pagkatapos ng mga balitang kumalat. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay ang Diyos ng kalangitan at ng lupang ibabaw. Mali ang ginawa ni Haman. Kailangan kong kausapin ng hari. Gusto kong tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susan at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong. Pagkatapos, pupunta ako sa hari. Kahit ito'y labag sa batas. Kung itatapat sa akin ang gintong setro, mabubuhay ako. Kung hindi, ako'y mamamatay. Handa akong manindigan sa ngalan ng kung ano ang tama. At kung dapat ako mamatay, ako ngayon mamamatay. Kailangan gawin yan. Si Noemi. May 2 anak si Noemi. Pinakasalan ko ang isa at si Orpa naman sa isa pa. Ngunit parehong namatay ang 2. Kaya si Noemi, na ilang taon pa lamang namamatayan ng asawa, ay nawalan na ng tagapangalaga. Nagpasya siyang bumalik sa tahanan ng kanilang pamilya, sa Bethlehem. Gusto sana namin siyang samahan ng hipag ko pero ayaw niya kaming payagan. Magbalik na kayo sa inyong tahanan at pumisan sa inyong magulang. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang mulit magkaroon ng panibagong tahanan. Umuwi sa kanilang tahanan ng hipag ko. Pinili kong sumama kay Noemi. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan. Ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. Nang pinakasalan ko ang anak ni Noemi, naging pamilya ko na rin siya. Kaya kung nasan siya, nandun din ako. Ang galing pala magluto ng nanay mo. Salamat. Ngayon, maghanda ka na ng pagkain para sa inyong mag-ina. Ito ang sinabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang lalagyan ng harina ay hindi mauubusan, at ang banga ng langis ay hindi matutuyuan, hanggang sa araw na magpadala ang Diyos ng ulan. Ito na po, Inay! Mabigat pala! Ang pinakamagandang balitang natanggap ko ay inihatid sa akin ng isang anghel. Habang naroon ako sa bahay ng mga magulang ko, biglang nang liwanag. Yun ang pinakamaningning na nasaksihan ko. Mas maliwanag pa sa araw. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pang walang hanggan. Paano pong mangyayari to? Gayong ako'y isang birhen. Sa iyo ang Espiritu Santo. Mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan.
Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos.